Sa ibayong dagat, dati U.S. President Donald Trump at tatlo nitong anak, kinasuhan sa New York dahil sa umano'y fraud. At mga kilos protesta ikinasa sa ilang lugar matapos mamatay ang isang Iranian na babae habang nasa kustodiya ng pulisya. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Inakusahan ni U.S. President Joe Biden ang Russia ng mga paglabag sa panuntunan ng United Nations. Kasabay ito ng kanyang talumpati sa United Nations General Assembly sa New York, kung saan binatikos ng leader si Russian President Vladimir Putin dahil sa pagsisimula ng giyera sa Ukraine. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Kinondena rin niya ang karagdagang sundalo ng Russia para tumulong sa pakikipaglaban. Nanawagan si Biden sa mga miyembro ng UN na bantayan ang mga banta na ginagawa ng Russia, lalo na ang nuclear threat. Mas tumindi pa ang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Iran, gayon din sa New York, bilang pagkondena sa anilay hindi makatarungang pagkamatay ng isang babaeng Iranian habang nasa kustodiya ng Iranian pulis. Pesto kasi ang 22 taong gulang na babae dahil sa hindi maayos na pagsusuot ng hijab o headscarf. Giit ng mga pulis, inatake umano sa puso ang babae na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Itinanggi naman nila ang umano'y pagmamalupit sa dalaga. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Sinampahan ng kaso sa New York si dating U.S. President Donald Trump at tatlong anak na sina Ivanka, Eric at Donald Jr. Kasunod ito ng investigasyon ng korte sa negosyo ng kanilang pamilya. Ayon kay New York Attorney General Letitia James, mula 2011 hanggang 2021 ay nagtala ng maraming panloloko ang Trump Organization. Dahil dito, hiniling niyang pagbawalan si Trump at mga anak nito na magsilbi bilang officers o directors ng anumang negosyo sa New York. Nakasaad din sa mahigit 200 pahinang kaso na nilinlang ng Trump Organizations ang mga umuutang, insurers at tax authorities sa pamamagitan ng pagbibigay ng murang halaga sa properties gamit ang mga peking appraisals. Balak ng Attorney General na babawi ang nasa $200 million na nalikom ng dating Pangulo dahil sa umano'y pangungurakot. Mariin namang pinabulaanan ng Trump Organization ang nasabing mga aligasyon. Joyce Salamatin para sa Bayan.